Magandang hapon po sa ating lahat at salamat po kay Lord dahil nagpapatuloy po ang ating gawain at sa ating pagsisimula ay sama-sama po natin siyang papurihan. Ibigay po natin ang ating buong puso, ang ating energy sa pagpupuri kay Lord. Gamitin po natin ang ating boses at ang ating mga kamay sa pagpupuri sa Kanya. Thank you.
Salamat po sa inyong kadakilaan, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal, sa inyong kabutihan po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagpapala, O Lord. Thank you po, Lord. Tunay nga pong dakila ko, Panginoon, at nararapat na mapapurihan po, Lord, sa araw-araw. Maraming salamat, Panginoon. Tanging sa'yo lamang po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. In Jesus' name, Amen and Amen. Palakpakan po natin si Lord. Magandang hapon po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon dahil muli tayong darako sa ating pong panalangin. At sana po sa panahon ito ay lagi nawa tayong nasa diwa ng pananalangin. Katulad po ng binabanggit ni Apostle Pablo sa Colossians chapter 4 verse 2 na kung saan sabi niya, maging matyaga sa pananalangin. So, mahalaga po talaga sa panahon ito na dami-dami mo nating ipapanalangin. At bago po tayo dumako doon, tayo muna ay sumandali na mag-aral ng kanyang mga salita na patuloy na magiging gabay sa atin upang lalo pa tayong tumatag sa ating pananampalataya at masuri din naman natin yung ating kaugnayan sa ating Diyos na buhay. Tayo po muna ay sumandaling manalangin. Aming Ama na nasa langit, pinagkakatiwala po namin ang gawain po namin ngayong hapon sa pulong pananalangin. At bago kami manalangin ay dumain sa inyo sa magitan ng mga concern po namin. Nais po muna namin na mag-aral, sumandali ng inyong mga salita at mahusap kayo sa bawat isa amin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. At ito po yung pag-aaralan po natin, matatagpuan sa chapter 15 ng John 1-8. Marahil na iisip nyo na kung ano yung pag-uusapan natin. Ito pa ay matatagpuan nga po sa 15 ng John 1-8. Ganito po ang sinasabi. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nabubunga. At kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga o nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinasabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nanatili sa puno. Gayun din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Verse 5. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Ang hindi nanatili sa akin gaya ng sanga ay itatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa upoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hindi ninyo hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad ang para sa inyo. Napaparangalan ang aking Ama kung kayo'y sa masaganang nagbubunga at sa kayo'y magiging mga alagad ko. Pinagpala po ang kanyang mga salita. Ang talinhaga pong ito ng Panginoong Jesus ay inilarawan niya ang kanyang sarili bilang isang tunay na puno ng ubas at ang mga nagiging alagad niya ay tayong mga sanga. Sa pamagitan ng pananatiling nakakabit sa kanya bilang
pinanggagalingan ng buhay. Ang mga mananampalataya dapat na namumunga, o so dapat namumunga tayo, ang Diyos ang tagapag-alaga ng mga sanga upang sila ay mamunga, at tayong lahat na mga tagasunod niya ay inaasahan ng Diyos na mamunga. Hindi lang natin dapat tinanggap ang Panginoong Jesus, tapos wala na, okay na yun. So dapat makita sa atin yung bagong bunga, katulad ng binabanggit sa John 15:16, sabi ng Panginoong Jesus, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo ay mamunga o humayo at mamunga. So may inaasahan ho dapat sa atin ng mga mananampalataya na bunga. Katulad din po ng binabanggit sa 2 Corinthians 5:17, kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isang bago nilalang, wala na dating pagkatao, siya ay bago na. Ibig sabihin, yung mga luma nating pagkatao ay pinalitan na ng bagong pagkatao, yung mga bagong bunga na na dapat ay nakikita na sa atin ng mga mananampalataya. At ito po yung buod. Ang mga Kristiyano ay may pananagutang mamuhay ng mabunga. Ngunit hindi ito mangyayari kung hindi tayo mananatili ng tapat sa Panginoong Jesus. Sapagkat kung hiwalay tayo sa Kanya, ay wala tayong magagawa. So yun po yung buod. So inaasahan mo sa atin talaga yung mamunga. Sa kanya mga salita, natin pag-aaralan, ito yung unang puntos na gusto ko makita ho natin. Yung una, tingnan ho natin yung verse 1, mga sangang walang bunga. Sabi ho doon, ako ang tunay, verse 2 pala, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. Inaalis ng Panginoon o ng tagapag-alaga yung mga sangang hindi nagbubunga. At ang mga sangang hindi nagbubunga, marahil ay tumutukoy sa mga hindi tunay na mananampalataya. Kaya hindi sila nagbubunga talaga dahil hindi naman talaga sila nakakilala sa Panginoon. Tinanggap, pero sa isip lang marahil. Sila yung mga tao nagsasabi na sila ay mga Kristiyano, pero wala naman silang totoong commitment sa Panginoong Hesukristo. Hiwalay pa rin yung kanyang buhay sa Panginoon. Para bang sanguso lang at hindi sa puso, hanggang nguso lang, salita lang. Ang sanga po ay hindi mabubuhay kung walang dagta na dumadaloy sa kanya mula sa puno. At hindi rin po tayo makakapamuhay kung nang ayon sa kalooban ng Panginoon, kung hindi talaga tayo nakakabit sa kanya. Kung papansin natin dito sa mga talatang ito, maraming beses na binanggit yung mananatili, ang nanatili. So mahalaga ho yun. Ang mga Kristiyano hindi din makakapamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos kung wala sa atin ang Banal na Espiritu. Tandaan po natin yon. Ang mga Kristiyano, tayo mga Kristiyano, hindi makakapamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos kung wala sa atin yung pagkilos ng Banal na Espiritu. At kung wala sa atin ang Espiritu Santo ng Diyos, patay ang ating buhay espiritual. Kasi wala yung Holy Spirit na mag-uudyok sa atin para mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. At kung hindi tayo namumunga, ibig sabihin, wala talaga sa atin ang Espiritu ng Panginoong Hesukristo. So, wala eh. Walang bunga. Hindi namumunga. Naalala ko ho yung isang nakausap ko na siya naman daw ay Kristiyano. Ano, mula pa pagkasilang niya. Pero, ang buhay naman ay talagang hindi mo makikitahan ng pagiging Kristiyano. Ibig sabihin, wala ho talaga sa kanyang malalim na pagkaunawa yung pagiging Kristiyano. Kasi sa ating bansa naman, pagkaiba ang hindi alam nyo na yung ibig sabihin, pagka hindi Kristiyano ay di yung kabilang side. Ano ha? Pero pagka sinabi mong Kristiyano ka, dapat maliwanag sa iyo na nasa iyo si Jesus Christ. Ibig sabihin, kung hindi tayo namumunga, ibig sabihin, wala po talaga sa atin yung Espiritu ng Panginoong Hesukristo. Katulad ho ng binabanggit sa Matthew 3:10, ganito po ang sinasabi, ngayon pa'y nakaamba na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Ang punong kahoy na hindi mabuti, ang bunga ay puputulin at ihahagis sa apoy. Yun po yung babala ng Panginoong Hesukristo. Ngayon pa'y nakaamba na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. At ang punong kahoy na hindi mabuti, ang bunga ay puputulin at ihahagis sa apoy. So, wala nang pakinabang. Halimbawa, ang isang nagsasabing Kristiyano ay umaatin sa church every Sunday, nakikibahagi sa mga ministry,
umaattend sa mga fellowship, pero wala namang pagbabago sa kanyang buhay, masasabi ba natin na siya ay tagasunod ng Panginoong Jesucristo? Parang mababaw lang ang pagiging na kay Kristo. Wala pa. Parang magkatagal-tagal na. Pero hindi mo pa rin talaga makakitaan ng isang tunay na tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Marahil malabo pa yung pagkatanggap niya sa Panginoong Jesucristo. Kasi alam niyo mga kapatid, katulad ng binanggit din niya, ng Panginoon Jesus sa chapter 7 ng Matthew 21 hanggang 23. Ang sabi ko doon ay, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon. Panginoon ay mapapabilang sa kariyan ng aking ang mga nasa langit. Sino yung mapapabilang? Kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng Ama sa langit. Ang sabi ng mga tao, Panginoon, kami nangaral ng salita, ng iyong salita, nagpagaling ng mga karamdaman, nagpalayas ng masamang espiritu sa mga inaalihan ito. Pero ang sabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala, kayong mapagawa ng kasamaan. So, maliwanag ko dapat yan, hindi lahat ang tumatawag sa Panginoon, Panginoon, ay ligtas. Ano ho? Pero sino naman sinasabing papasok ng kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng Ama sa langit. Yung sumusunod. Kaya mahalaga po mga kapatid na sinusuri natin ang ating kaugnayan sa Panginoon. No, tayo nga ba ay Kristiyano, mananampalataya, tagasunod. Pero kung wala nang nakikitang bunga sa atin, ay katulad ng binabanggit sa una, inaalis niya ang bawat sangang hindi nabubunga, sabi ng Panginoon. Inaalis. Kasi ibig sabihin na hindi namumunga. Ang sabi ho ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 3:5, sabi niya, ang hamon niya sa mga mananampalataya sa Korinto ay tiyaking mabuti kung kayo namumuhay ayon sa pananampalataya. Kasi yun yung kapahayagan ng isang pagiging tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Ano, subukin ang inyong sarili, sabi niya, hindi ba niyo nadaramang suma sa inyo si Kristo? Mahalaga na sinusuri natin mga kapatid. Maliban na lang, sabi niya doon, kung kayo ay mga itinakwil. Bakit itinakwil? Kasi walang bunga. No. So, mahalaga po na sinusuri natin sa panahong ito. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa alam bukas. Totoo nga ba na tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo? Matibay ba? Nakikita ba sa atin yung bunga na inaasahan ng Panginoon? Sa verse 2 pa rin, pangalawang point ho, yung mga sanga na kukunti lang ang bunga. Yung una ho, mga sangang walang bunga. Sa pangalawa, verse 2 pa rin, mga sangang kunti lang ang bunga. Sa chapter, verse 2, B, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Ang ganda ho. At kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga ng lalong sagana. Minsan ho ako'y nakakita ng matanda ng talong. Sabi ko, kukunti na yung bunga, hindi maliliit na yung bunga. Tapos pagdaan ko ulit doon sa isang lugar na kung saan nakatanim yung talong na yun, abay putol na. Tapos tumaan uli ako, parang bago na uli. At tapos namumunga na. Ano ha? So, mahalaga pa yung pinuputulan, pruning, ano ha, para magkaroon ng bagong sanga. Para lalong mamunga. Kanya naman pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong mamunga. At ang mga sanga ho, mga kapatid, na namumunga, bagamat kukunti pa, ang mga sangang ito ay pinuputulan at nililinis ng Diyos upang lalong mamunga. Ano? Halimbawa, dumadaan tayo sa mga problema, tayo mga mananampalataya. Parang ang hirap sa pakiramdam kapag tayo ay nililinis baga ng Panginoon. Na, halimbawa, ipinapahintulot ng Diyos na tayo ay makaranas ng mga mabibigat na pagsubok sa buhay. Inaalis niya yung parang lalong makita sa atin na tayo ay maging mabunga. Katulad ng ating naranasan ngayon dahil sa pandemya, ano,
marami ang nawalan ng trabaho. Siyempre, pagka nawalan ng trabaho, marami apektado. Ano kailangan natin gawin? Di manalangin. Minsan, inaalis nga ng Diyos yung buhay. Sa buhay natin, nagpapalihis. Ano, inaalis ng Diyos, nagpapalihis sa atin o nakakahadlang sa paglagong espiritual. Yung mga bagay na dapat nating isuko sa Kanya. Sapagkat ang layunin ho ng Diyos ay putulin natin ang anumang gawaing hindi. Ano ha? Hindi makakatulong upang tayo ay patuloy na makapamunga. Gusto kong alisin ng Lord. Gusto niya isuko natin lahat yung mga bagay na pinapahalaga natin para lalo tayong lumago sa pananampalataya, mga bagay na nais ng Diyos na alisin natin. Yung 100% na maisuko sa Panginoon. Naalala ko yung isang kwento na narinig ko. Sabi niya, Panginoon, gusto ko yung sa langit. Sabi ng Lord, o sige, ibigay mo sa akin yung mga pinapahalagahan mo na magiging hadlang. Alam mo ang reaksyon ng lalaki? Sabi niya, wala bang ibang Diyos dyan? Ibig sabihin, ayaw niyang isuko sa Panginoon yung mga bagay na, pero gusto niya sa langit. So, naiso ng Diyos na mawala sa atin yung mga naging hadlang o nakakalihis sa ating paglagong espiritual na kaugnayan natin sa Kanya. Katulad halimbawa ng pakikipagrelasyon na hindi pa napapanahon. So, mga bisyo na dapat nating tigilan. Gusto ng Lord, mawala yan. Pamumuhay na hindi ayon sa Kanyang kalooban. Mga nakasanayang gawain na mahirap isuko sa Panginoon, dapat mawala ho yun para tayo ay makapamunga ng dire-diretso sa Panginoon. Ang sabi ho ng Santiago chapter 1, 2 and 4, sabi niya, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Sapagkat alam ninyo na lalo maging matatag ang inyong pananampalataya matapos niyo matagpuan o mapagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang sa wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Yun ho yun naman yung pinapaalala ni Apostol Santiago sa mga mananampalataya o sa atin na mga mananampalataya. Magalak daw tayo sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat alam ninyo na lalo magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. So, magpakatatag tayo mga kapatid para lalo tayong mamunga sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos. At ang mga Kristiyanong nilinis na mula sa kasalanan at kayabangan ang siyang nakakapamunga ng mabuti para sa Diyos. Ibig sabihin, nawala na yung mga hadlang. So, makakapamunga tayo. Kasi hindi naman ho talaga tayo pwedeng mamuhay. Sabihin natin na, okay na ako, tinanggap ko na, okay na. Pero hindi mo naman talaga nababago o binabago yung pamumuhay. Paano natin masasabi? Paano pag dumating yung mga pagsubok? Bagsak ka agad. May dalawang klase daw ho ng bunga ang inaasahan ng Diyos sa ating mga mananampalataya. Una, yung bunga ng Espiritu na matatagpuan sa Galatians chapter 5, verse 22 hanggang 23. So, alam ho natin yan. Pangalawa, yung mga bagong nakakakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya, binabahagi natin. Nakakalugod din silang bunga natin sa Panginoon kasi humahayo tayo, nangangaral. Sa panahon ito, kailangan natin ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa mga tao dahil marami ho ang nawawala ng pag-asa. Kaya naman ho kami sa plano namin sa evangelism ay talagang kinukontak ho namin yung mga kapatira na marami pang kamag-anak o mga mahal sa buhay hindi pa nakakilala na sila mismo ay bahaginan magpatotoo sa kanila. Alalahanin po natin, pinili ho tayo ng Diyos
para magbahagi ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. So, nakikita ba sa atin? So, dapat nakikita sa atin yung bunga ng Espiritu Santo na binabanggit sa Galatian. Pangatlo ho, ito naman ho yung mga binabanggit ng Panginoon na mga sanga una, yung mga walang bunga, tapos yung pangalawa, yung kukunti lang ang bunga. Ito naman, sa verse 5, yung binabanggit ho niya na yung mga sangang mabunga na. Ano ha? Ang sabi ho din eh, verse 4 to 5, sabi niya, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makakapamunga ang sangang hindi nanatili nakabit sa puno. Gayun din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Sa verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagat wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin, sabi ng Panginoong Hesukristo. So, binibigyan din ng Panginoon dito yung wala tayong magagawa sa ating sarili kung hindi tayo mananatili sa Kanya. Wala raw tayong magagawa doon. Halimbawa, hindi natin kayang mamuhay ng mag-isa na tayo, parang tayo lang, o kaya ko na. So, kailangan nating manatili sa Kanya. Ito ho yung hamon ng Panginoong Hesus sa atin na manatili sa Kanya. At kung tayo mamamalagi sa Kanya, tayo ay magiging mabunga. At para daw magawa nating namamalagi sa Kanya, anong kailangan natin gawin? Lagi makipagniig sa Kanya sa panahon ng sa pananalangin, sa pamagitan ng pagbabasa ng kasulatan, pagdidisipulo, pagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao, pakipag-fellowship. Mahalaga po yan sa isang Kristiyano. Hindi natin kayang lumago sa pananampalataya na wala yung iba. Kaya nga, nagpapalakasan. Kaya sabi ng Hebreo 10:24, sabi niya, huwag niyong kaligtaan ang pagkakatipon gaya ng ginagawa ng ilan. Lalo na rin ngayon, nalalapit na ang wakas, magpalakasan. Sapagat wala ho tayong magagawa kung tayo ay hiwalay sa Panginoon, sabi ng Panginoong Hesukristo. At yun yung katotohanan. Kailangan ho natin laging mabunga. Halimbawa, hindi ho tayo makakagawa ng gawang pang-espiritual o ng anumang bagay na makapagdudulot ng kaluguran sa Diyos kung tayo ay hindi nakaugnay sa Kanya. At magagawa lamang po natin yon ang mga bagay na pang-espiritual kung tayo ay laging nakaugnay sa Panginoong Hesukristo. Katulad ho ng binanggit din Apostle Pablo sa Pilipos chapter 4 verse 13, lahat ng bagay ay magagawa ko dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin. So maliwanag kay Apostle Pablo na lahat ng bagay na ginagawa niya ay nagagawa niya dahil sa Panginoon na nagpapalakas sa kanya. Tandaan po natin, mga kapatid, na anumang maging bunga natin ay hindi sa atin, kundi sa Panginoon. Wala hong atin. Ginagawa ho natin niya para sa Panginoon. Ang sabi ho ng isang komentaryo, nabasa ko, ang puno ang nagbibigay ng bunga, hindi ang mga sanga. Inilalabas lang daw po ng puno ang kanyang bunga sa pamamagitan ng bunga, ng sanga. So, ang puno ang nagbibigay ng bunga, hindi ang mga sanga. Inilalabas lang ng puno ang kanyang bunga sa pamamagitan ng kanyang mga sanga. Sa panahong ito, mga kapatid, hindi natin alam kung ano mangyayari sa araw ng bukas. Kaya maganda ho na nasusuri lagi natin ang ating kaugnayan sa Panginoon. Nananatili ba tayo? Pinanghahawakan ba natin yung mga pangako niya? Tayo ba ay lagi nakakabit sa kanya o sa puno na nagbibigay buhay? Patuloy bang sumasagana yung ating bunga na inaasahan ng Diyos sa atin? O unti-unti nang nawawala yung panatili natin sa kanya dahil sa mga problema na ating naranasan?
Kung maliwanag po sa atin na wala tayong pag-asa sa buhay na ito kung wala ang Panginoon, lapit po tayo sa Kanya. Higputan po natin ang pagkakahawak natin sa Panginoon. Manatili sa Panginoon. Magbasa ng Biblia, manalangin, magpakumbaba sa Diyos. At maging kalakasan din naman sa iba. Kaya huwag po natin kalimutan yung binanggit din sa verse 6, sabi niya, ang hindi nanatili sa akin itatapon at matutuyo gaya ng sanga, ituhuin babala. Ang gayong mga sanga ititipunin at susunugin. At ano naman ho yung pangako ng Panginoon sa mga mananatili sa Kanya? Sa verse 7 to 8, sabi niya, kung mananatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan. Hingin daw natin yung ating maibigan at ipapagkaloob sa inyo. Napaparangalan ang mga kung kayo namumunga na sagana at sa gayoy, napapatunayang mga alagad ko kayo. Yun ho yung pinakahamon ng Panginoon sa atin. Kung nanatili tayo sa Kanya, yung Kanyang salita ay nanatili sa atin, hingin daw natin yung ating maibigan at ipagkakaloob sa atin. Pero ang maganda ho nun, napaparangalan natin. Ang ating Panginoon, kaya nga binanggit ng 1 Corinthians 10:13, ano man yung ginagawa natin, kumakain man o umiinom, gawin natin ito para sa ikararangal ng Panginoon. Mga kapatid, kumusta ho tayo? Sana ho ang mga paalalang ito na binanggit sa banal na kasulatan ng Panginoong Sos ang nagsabi ay maging paalala para lalo natin nasahin na lumago. Suriin natin yung ating kaugnayan sa Kanya. Suriin natin yung ating pang-araw-araw ng pamumuhay. Yung mga ginagawa ba natin ay nakakalugod sa atin, sa Panginoon? Mahalaga po, mga kapatid, tayo ay magpalakasan, magdalanginan. Ito dapat yung nakikitang bunga sa atin. Nagpapalakasan tayo bilang mga mananampalataya at tagasunod ng Panginoong Jesus para lalo nating tayong manatili sa Kanyang banal na presensya. Ito po yung hamon. Gaano kakabunga sa kasalukuyan? Ikaw ba ay dumadaan sa paglilinis o pinuputulan ng Diyos? Para bang inaalis niya yung mga bagay na gusto niyang alisin sa'yo para lalo kang mamunga? O ikaw ay namumunga ng sagana? Sana mga kapatid, tayo ay magpatuloy na namumunga. Maging matatag sa pananampalataya. Sana itong mga paalalang ito ay lalo nating ikatitibay ng ating pagmamahal sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Salamat po minsan pa, Panginoon, sa inyong mga salita na nahayag sa aming kalagitnaan. Bagamat kami po ay magkakalayo, pero kami naman po ay magkakalapit ang puso, ang aming mga espiritu ay nagkakaisa para tanggapin ang inyong mga salita at ipamuhay ito, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na lalo pang maging matatag, manatili sa inyo, mamuhay ng namumunga ng sagana, katulad ng binabanggit dito sa banal na kasulatan na aming pinag-aralan. Napakahalaga po na sinusulay po lagi namin ang aming kaugnayan sa inyo. Tulungan niyo po, Panginoon, kami, lalo tigit sa panahong ito, na hindi nga po namin alam ang araw ng bukas. Pero salamat dahil kami ay may Diyos na ang pangako ay totoo. At nawa, Panginoon, ang dalain ko sa bawat sa amin, lagi po namin piliin ang sundin kayo. Ang inyong banal espiritu lagi ang masunod sa aming pamumuhay, Panginoon. Kakitaan kami ng isang buhay na nakakalugod sa inyo. Magiging pagpapala din naman sa iba, Panginoon. Kaya, Panginoon, salamat po ng maraming. Binabalik po namin sa iyo ang papuri, pasalamat at pagdakila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.